Hi Boss Carl, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga supporters ng channel na ito. Ako po uli ito, si Rico, ang tinagurian mong kilabot na balian. Gaya nga ng naipangako ko sa iyo na ikikwento ko ang mga karanasan ko sa panggagamot at kasama siyempre doon ang detalye ng pasyente at dahilan ng kanilang pagkakasakit. Naganap ito noong 2019, buwan ng December. Isang araw, umaga noon, matapos ko makapag-almusal at makaligo, ay naisipan kong maglakad-lakad muna sa may tapat ng aming bakuran. Wala pa rin naman kasi akong pasyenteng gagamutin, kaya sinamantala ko muna ang pagkakataon na makapaglakad-lakad. Madalas kasi, ay busy ako sa buong maghapon, kaya napakabihira ko na makaalis ng bahay at makapagala. Habang naroon ako at nakatayo lang sa may lilim ng puno, ay may nakita akong papalapit na dalawang babae. Yung isa ay siguro mga nasa late 40s, at yung isa naman ay kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 19 hanggang mga 23 anyos siguro. Pamilyar sa akin ang mukha noong mas matanda. E di siyempre, inisip ko na magpapagamot iyon kasi iyon naman talaga ang madalas na sadya ng mga tao kapag lumalapit sila sa akin. Ilang hakbang bago makalapit sa akin ay huminto iyong mas batang babae. Tapos iyong mas matanda naman ang kumausap sa akin. Sabi nito, "Magandang araw sa iyo, Rico." Parang nahihiya pang pagsabi nito. "Magandang araw din po sa iyo. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, Nay?" Kasi yung anak ko. Ipapagamot ko sana yung dede niya." Medyo napakunot ako ng noo sa mga oras na iyon. Dahil naisip kong, ano ba ang mga ito, nagbibiro ba sila? Manggagamot ako, hindi manglalamas ng dibdib. Napansin siguro ng nanay na parang hindi masyadong responsive ang reaksyon ng mukha ko, kaya medyo lumapit ito at hinawakan ako sa kamay at sinabing, "Parang awa mo na, Rico. Tulungan mo ang anak ko." Dahil sa nakita kong seryoso talaga ang babae, kaya muli akong nagtanong, kahit medyo nakakaalangan talaga ang tanong ko na iyon dahil sa itsura noong babae. "Ano po ba ang nangyari sa dibdib ng anak nyo?" Sinabi naman nito, "Pwede bang doon na lang sa loob ng bahay nyo?" Kahit nag-aalangan, ay pinapasok ko sila sa bahay namin. Hindi naman pwedeng pag-isipan ng masama kapag naroon sa loob ng bahay. Dahil mama at ate ko ang naroon, kaya ibig sabihin, puro din babae. Pagkapasok namin sa bahay, ay isinara ko ng bahagya ang pinto. Dahil baka may iba pang dumating na magpapagamot, tapos makita nila ang hindi nila dapat makita. Sinabi ko sa ate ko na ikuha niya ako ng kumot para may maipantabing ang dalaga. Pagkaabot ko noong kumot ay tumingin muna ako sa malayo kasi nakita kong naghubad ng damit iyong babae. Tapos dali-dali naman iyong kinupuan ng kumot ni ate ko. Tapos kinalabit ako ng nanay at sinabing tignan ko daw ang dibdib ng anak niya. Sa totoo lang boss, isa iyon sa pinaka nakakailang na panggagamot ko. Dahil wala naman sanang problema kung matanda, iyong pasyente o may anak na. Bago ko po ipagpatuloy ang aking kwento, ay gusto ko lang munang i-describe ang itsura noong pasyente ko, pati na rin ang detalye ng pagkakasakit niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Mariel. Mga nasa 19 hanggang 23 anyo siguro sa tansya ko. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong pangalan ng baryo nila.
pero malapit sila sa San Jose. Gaya ng pangkaraniwang pamilya dito sa amin, ay pagtatanim ng kung ano-ano sa kabukiran ang ikinabubuhay ng pamilya nila. Dahil meron naman silang katamtamang lawak na lupain. Apat silang magkakapatid at panganay siya at dalaga pa rin. Patay na raw ang kanilang ama dahil binaril ito sa sabungan dahil lang sa away tungkol sa manok. Sabungero kasi ang tatay niya. Iyon na rin ang dahilan kung bakit hindi na siya nakapagpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo. Dahil kailangan niyang tulungan ang kanyang ina upang ipagpatuloy ang pag-aasikaso ng taniman nila para meron silang makain. Matapos mamatay ng kanilang ama, ay sa kanila na naiwan ang pag-aasikaso ng kanilang bukirin. Merong kapatid ang kanyang ama na tawagin na lang nating si Gerson. Balibalita sa lugar nila na mangkukulam ang asawa nitong si Gerson. Mula noong pumanaw ang kanilang ama, ay panay na ang pagpunta ng kanyang tiyuhin sa bahay nila at sinasabing siya na daw ang mag-aasikaso ng lupaing iniwan ng kanilang ama. Karapatan niya daw iyon dahil sa kapatid siya. Sa madaling sabi, ay inaagaw na sa kanila ang lupain ng kanyang ama. Siyempre, nagmatigas ang kanyang ina dahil sa wala naman silang ibang pinagkakakitaan at doon din sa tanimang iyon ang gagaling ang kanilang kinakain, gaya ng mais at kamoting kahoy. Hanggang sa isang araw ay biglaan na lang ang pagkakasakit ng nanay ni Mariel. Sobrang sakit daw ng mga paa nito at hindi talaga mailakad. Hanggang sa nagsimula na ring magsugat. Dinala daw nila iyon sa akin para ipagamot. At doon ko nga napagtanto na kaya pala pamilyar sa akin ang mukha noong nanay dahil sa nagamot ko na ito noong mga nakaraang buwan. Nalaman ko nga na kinulam ang nanay. Nilagyan ng pako ang paa, kaya sobrang sakit at hindi mailakad at sobrang laki na rin ng sugat nito. Sa awa naman ng Diyos ay napagaling ko naman siya. Ilang araw lang ang lumipas ay natuyo na ang sugat sa paa noong ina at tuluyan na ngang gumaling. Ilang buwan din ang lumipas ay may isang binatang nanligaw sa dalaga. Itago na lang natin siya sa pangalang Rolly. Ayaw daw ni Mariel dito dahil naliligaw pa lang ay malikot na talaga ang kamay at mukha ding manyakis. Bilang isang lalaki boss, kahit babaylan ako ay masasabi kong hindi talaga maiwasang makaramdam ng pagnanasa dahil itong si Mariel ay matangkad, siguro mga nasa 5'7 ang height, bilugan ang katawan, maputi, mahaba ang buhok na abot hanggang bewang. Sisingit lang po saglit ang inyong narrator ha. Nakita ko po ang whole body picture ng pasyente ni Rico na si Mariel. Totoo po ang sinasabi niya. Kaya kung ang inyo pong narrator ang inyong tatanungin, hot talaga para sa akin ang babaeng iyon. Saktong-sakto ang pangangatawan, hindi payat at hindi rin mataba. At ang dibdib ay masasabi kong above standard size. Just saying lang po ha. Tsaka napakaganda niya, lalo na kapag nakasmile. Aakalain yung anak iyon ng mayaman dahil makinis at maputi ang balat nito. Uulitin ko lang po ha, opinion lang iyon ng inyong narrator. Madalas kasi ay humihingi ako ng picture noong mga nagagamot ni Rico para maidescribe ko sa inyo ng mabuti ang itsura noong pasyente. Ayun na po, balik na tayo sa kwento ni Rico. Maraming manliligaw itong si Mariel dahil sa taglay na ganda at alindog na natatangi sa karamihang babae sa kanilang lugar. Dahil sa ang lahat ng nanligaw dito ay hindi niya naman sinasagot, kaya karamihan ng mga lalaking iyon ay nasaktan
at nagtanim ng galit. Noong naghubad na nga si Mariel at ipinakita sa akin ang kanyang dibdib, ay doon ko nakita siyempre ang dibdib. Pero imbis na makaramdam ako ng kung ano-anong pwedeng maramdaman kapag nakaharap ang isang lalaki sa isang malaking dibdib, lalo na kung isa itong dalaga, ay bagkos, awa ang naramdaman ko dahil punong-puno iyon ng sugat ang dalawa niyang bundok at malalim ang mga sugat na iyon. Habang ginagamot ko ang dalaga, ay nagkikwento ang nanay nito na madalas daw may dumadalaw na aswang sa kanilang bahay tuwing gabi, na parang nagpapalala pa ng sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Habang sinusuri kong mabuti yung dibdib, ay ang sugat pala ng dalaga, ay nakita kong may mga nana na iyon at sobrang baho na rin. Parang nawasak na nga ang itsura noon. At para naman sa tanong ng ating butihing narrator kung kumusta naman ang Pasas, okay naman po ang kalagayan noon. Safe naman dahil hindi iyon na damage. Iyong paligid lang talaga ng bundok ang nagkaroon ng sugat at halos mabulok na. Tapos noong tinignan ko nga ng mabuti ang dibdib, ay may napansin ako na may kung anong bagay sa loob ng mga sugat, kaya dahan-dahan ko yung tinusok ng aking daliri. Napaaray naman ang dalaga. Kinapa ko pa iyon ng mabuti at hinila yung matigas na nasa loob. Matalim ang mga iyon na medyo manipis, kaya lalo ko pang idiniin ang aking kamay hanggang sa mahawakan ko na nga ng maayos iyon. Noong hilahin ko na ang bagay na nasa loob, ay nakita kong isa pala iyong blade. Tinaniman pala siya ng mangkukulam ng maraming blade sa loob ng kanyang dibdib, kaya nagkasugat-sugat talaga at sobrang sakit din daw. Kaya pinahiran ko iyon ng lana o langis at bumigkas na rin ako ng orasyon. Doon ko nalaman na palipadhangin ang paraang ginamit sa kanya. Nalaman ko din na iyong asawa ng tsuhi ni Mariel ang gumawa noon sa kanya. Habang ginagamot ko si Mariel, ay naramdaman kong umuusal uli ang mangkukulam ng orasyon para dagdagan pa ang pahirap sa dalaga. Pero ang ginawa ko ay ibinalik ko iyon sa kanya. Kaya lalo pang tumagal ang panggagamot ko dahil lumalaban pa iyong mangkukulam. Hanggang sa maibalik ko na nga sa kanya ang lahat ng kanyang ibinato doon sa dalaga. Nagbanta pa iyon sa akin at sinabing bakit daw ako nakikialam. Ako daw ang isusunod niya. Binaliwala ko lang iyon dahil ramdam ko naman na hindi siya malakas at hindi niya ako kaya. Matapos kumagamot iyong dalaga, ay binigyan ko iyon ng pangontra para hindi na siya tablan pa ng kahit anong kulam na ibabato noong mangkukulam na iyon. Nalaman ko din na isang aswang ang mangkukulam dahil meron siyang mga abyan. Matapos ang mahabang gamutan, ay sinabi ko sa kanila na umuwi na. At patuloy lang napahiran noong lana na ibinigay ko ang sugat ng dalaga hanggang sa tuluyang gumaling. Makalipas ang isang linggo, ay muling bumalik ang mag-ina sa akin upang magpasalamat. Nagbigay din iyon ng kanilang tindang maruya. Ayoko sanang tanggapin, pero dahil sa pagkain naman iyon, ay tinanggap din naman ng ate ko. Sa ngayon nga ay nasa Davao na daw ang dalaga at nagtatrabaho sa isang mall. Wakas! Pahabol ko lang sana na tanong sa ating babaylan. Kung hindi ba katulad ng panggagamot ng doktor ang panggagamot ng isang babaylan? Diba kapag inooperahan tayo ng doktor, ay babalik pa para sa follow-up check-up at susuriin muli ng doktor kung maayos ba ang paggaling nung inopera? Kaya ko lang iyon nasabi dahil gusto ko lang din malaman
kung hindi niya ba sinuring muli kung maayos ang paggaling ng sugat ng dalaga? Hehehe, joke lang po. Bawal po ang pikon ha at sensitive. Gusto ko lang kayong mapangiti. Maraming salamat po. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.